Panginoon. Yes. So, yan. So, welcome, distributors and dealers. Okay, just to give you a little background ng company, ang Green Solution actually started 2 years ago. To be exact, kung saan galing ko? August 25, 2010. So, 2 years ago it started on industrial. So, mga industrial products, catering yung mga hotels, mga hospitals, restaurants, and it has ano actually 3 divisions, yung cleaning materials, and then merong agri, so yung mga banana, yung mga panlinis ng banana, ganun. Meron din silang ina-apply yung foliar, no? Mga foliar, yung booster, ganyan. Hindi ako masyadong familiar doon kasi sa commercial division kami. Okay, so ito yung mga ano natin, importante yung mga legalities kasi isipin ang iba, ano ba yan? Backyard? Legal ba yan? Meron bang permit yan? Meron ba tayong, ano tawag dito, yung BFAD or registration? So, ito yung mga registration natin, legal documents. First is yung FDA. So, mapansin nyo, FDA yung ating registration. Hindi siya chemical-based eh. Kaya FDA, meaning under siya sa food and drug. No? Sa Malaysia, under siya sa pharmaceutical. So, pharmaceutical. So, lumalabas, yung ating produkto, hindi talaga chemical-based. Kasi, food and drug. No? Sabihin, under siya sa food and drug, para siyang yung mga gamot. Diba? And then, food. No? Dahil food grade din yung ating ilang yes. products. Food grade din. Okay. Yan. And then, the next one is yung sa DNR. Yan. So, certified tayo ng DNR na safe yung ating pagmamanufacture kasi obviously makita nyo, ang factory natin, yung planta, nasa gitna ng mga residential area, di ba? Supposedly, bawal yan kasi dapat ang planta nasa mga, ano, manufacturing zone, yung zoning, diba? Pero ito, nasa middle ng residential area. So, nung pinuntahan ng taga-DNR, since wala ng chemical, hindi siya harmful sa environment. Hindi din siya harmful sa ano sa paligid, no? Sa surroundings. Bakit? Kasi wala siyang fumes. Kaya ang unang hinanap yung chimney. Na naganap sila ng chimney. Asan ang chimney nyo? So, hindi kailangan ng chimney kasi wala naman siyang fumes. Hindi naman wala naman niluluto. No? And then, pagkatapos yung mga waste, yung mga ano natin, hindi siya harmful. Kaya okay lang siya nandito sa ano, middle ng residential area. In fact, sabi nga ni Sir Jay, natuwa yung mga kapitbahay dito kasi pati yung mga ipis sa kanilang bahay, nawala. kasi yung ating disinfectant is able to ano to kill yung mga ipis. Yes. So, yan. And then, we are also member ng Pollution Control Association of the Philippines o yung PICAPI. Ano yung PICAPI? Yung PICAPI, ito yung association na responsible to protect yung Manila, ano, Laguna de Bay. Ay, yung Laguna de Bay. But this time, lumawak na yung kanilang coverage. Hindi lang yung Laguna de Bay, kundi lahat ng mga rivers and lakes ng Philippines. So meaning, a member tayo ng association na nag-protect sa mga ilog, sa mga lawa, no, ng ating bansa. Kasi ang may-ari, si Sir Jay, is also an environmentalist. So, environmentalist siya. Okay, and then, on process yung ating certification sa Green Seal. What is Green Seal? Ang Green Seal is an independent body, organization sa US. They certify yung mga companies na talagang 100% organic and natural. Yun. So, ito ang inantay natin kasi pag labas niyan, that means we are certified organic and 100% natural. And then, yun. Sa Malaysia, kausap namin kanina yung interesadong magdala ng product sa Malaysia. Kukuha siya by container, no? By containers ang kukunin niya. Approved na din tayo sa Malaysia. May business permit na siya. And then, may mga laboratory test na ginawa sila sa Malaysia. Na yung product natin ay ano nakapatay ng
mga bacteria like E. coli. Common yan sa mga restaurant, sa mga pagkain. Salmonella. Salmonella. So, talagang ano, in fact, hindi pa siya nagsisimulang magnegosyo, gumastos na siya ng malaki kasi ang gastos niya just to test the products from his own pocket, umabot ng 70,000, no? So talagang, ano. Tapos, ang isa sa ginawa pa nilang test, just to know and to prove na talagang organic at natural siya. Alam niyo ginawa? Pinakain nila sa isda. Pinakain nila sa isda. Yung sabon. Yung sabon, ha? Sabon, ito. Sabon, pinakain sa isda. Just to know that and to prove na talaga ba siyang organic and natural. Kasi observa nila, kung mamamatay yung isda, hindi pa namatay, buhay pa man daw ang kanayan. So, ibig sabihin, organic. No? Two weeks na. Kung kanayang isda, binulbog nila talaga sa fish pan. No? 2 weeks na. Sabi nga niya, 3 days is enough. Kung may chemical siya, patay na isa in 3 days. 2 weeks na nilang pinapakain. 3 hours. Sabi ko ay, baka nagbula-bula ng baobas. Eh, mas sensitive yun, di ba? Mas sensitive yung quantity na mas sensitive yung ano, yung isda. Pero buhay. Yes. So, ganun siya. Okay, ano yung mga products natin?